So, hello mga ka-Igma. Ito, continuation nito ng ang una ang pinag-usapan natin about depression, guys. So, natapos ko na yung 7 causes. Nilista ko lang to, guys, okay? Again, sinabi ko nga dun sa unang vlog ko na maraming nagiging causes ng depression. But guys, these are just a few of the least or some of the least na aking nabanggit. And you know, this is just to help those people who are suffering from depression, anxiety and depression. Alam ko na mahirap. Guys, alam ko na ano pa to, it's really hard na ito pag-usapan kasi sino ba naman ako para pag-usapan to, diba? Guys, I'm just sharing my knowledge kung ano sa tingin ko yung mga pwede kong i-share, diba? Because we all experience depression, diba? Iba-iba lang tayo ng level, diba? Ng depression. And I know na a lot of people, especially now, diba? Sa mga nangyayari sa paligid natin, ang dami-dami ng mga negative na nangyayari sa paligid natin. And my aim and my goal is to inspire people around me, okay? And hopefully, this vlog will be able to help a lot of people in the world, okay? Lalo na mga Pilipino kasi Tagalog to. So, kayo lang yung mga kaintindi nito, diba? So, guys, just click the link below kung gusto nyong malaman kung ano yung first 7 na nilista ko and yung ways and means para ma-overcome mo siya, okay? Anyway, guys, so number 8 is, so eto na. Nagiging causes ng depression minsan ay gossip. Some people loves to tear other down. 'Di ba? Gossip. Saan ba nanggagaling yung gossip, guys? Gossip comes from toxic people. Sila yung mahilig makialam sa buhay ng ibang tao. Mas alam pa nila yung buhay ng ibang tao kaysa sa sarili na nilang buhay, guys. Guys. Diba? Kung pinagtutuunan na natin masyado ng pansin ang buhay ng ibang tao, guys. Guys. Tingnan natin ang sarili natin, okay? Kasi minsan, sa kakasalita natin against other people, hindi natin alam na yung iba, guys, hindi sila nagsasalita, pero nakakaramdam na sila ng depression. Minsan, wala ka pang katotohanan. Alam mo yung parang, kahit sa utak mo lang siya ginawa eh. Ginawa mo lang siya sa utak mo, isinambit mo siya sa isang tao, guys, yung isang tao yun, magiging 1,000,000 yun. Diba? Eh kung chismosa yung pinagsabihan mo, diba? Mm. Tapos nagsabi din siya sa isang chismosa pa, o diba? 1:1,000,000. Guys, iwasan nating magkaroon ng gossip, okay? Huwag kang, do not go from people to people, diba? To talk about other people's lives. Don't do that. And if you know somebody, diba? If you know somebody na ganyan ang ginagawa nila, guys, cut them off. Do not entertain, okay? Do not entertain gossip, okay? Toxic yan. No invasion of privacy, okay? Lahat tayo may sikreto. Aminin mo yan, whether you like it or not. I know you have a secret. So, kung may secret ko. guys, sabi nga, diba, build others up, not tear them down. Okay? Ano ba yung motibo mo, diba? To put people to shame? Guys, for what? For what? Guys, if you are doing that, guys, remember, you have your brother, you have your sister, kung may kapatid ka,
you have your mom, you have your dad, kung may mga parents ka pa, guys, isipin mo bago mo tingnan yung kaibang tao, guys, tingnan mo muna yung mga kapatid mo. Yung mga kapatid ko ba perpekto? Diba? Paano yung kapatid mo? Baka mas malala pa kaysa dun sa taong pinag, diba? Didiin-diin mo dyan, diba? No. Stop it. Stop it. Slandering people. No. Stop. Just stop. meron akong i-share na verse dito, guys, kasi I really wanted this vlog na magkaroon ng katotohanan, okay? So, sabi sa Romans chapter 1 verse 29, okay? Their lives became full of every kind of wickedness, sin, greed, hate, envy, murder, quarreling, deception, malicious behavior, and gossip. Guys, nakalagay sa Bible to, okay? Sometimes you can talk to your trusted friends. Or kung iisa lang siya, friend. Or kung wala, siya na lang yung friend mo. Guys, walang pinagkaiba ang pagiging gossiper sa pagiging murderer. Diba? Guys, isipin mo to, ha, sa isang gossip na ginawa mo, kung lalo kung hindi totoo yan, guys, masakit kapag binalikan ka niyan. Okay? Don't do that. First is always think about what is your motivation. Ano ba yung motibo mo? Diba? Your motives pala, hindi motivation. What is your motives? Ano ba yung motibo mo kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Diba? okay, so next, guys, is minsan nagkakaroon tayo ng depression kasi merong mga unhealthy competition. Ano nga ba yung unhealthy competition, di ba? Minsan nagiging, for example, sa work, even sa mga ano, sa mga group setting, ganyan, kunyari, sa pagkakaibigan, even in the friendships, di ba? Sa church, ayan, di ba? Minsan nagiging personalan, di ba? Personal, nagiging personal na siya. guys, don't be too subjective, okay? Dapat, kailangan nating maging objective. Okay? Ano ba yung pagiging objective? Or sorry, not influenced by personal feelings or opinions. Hindi siya, diba? Hindi siya nababase, hindi siya nagiging personal. So, pag nagiging objective ka, hindi nagiging personal ang pagiging, yung pagtingin mo, diba? Sa tao. Ah, close ko siya, kaya kailangan nandito siya. Dapat hindi ganun. Ah, kapamilya ko siya kasi kaya ganito. Diba, nagiging politiko, diba? Unhealthy competition. Yung may mas deserving, tapos nilagay mo yung hindi masyadong deserving, okay lang yun, guys. Okay lang yun kasi minsan talaga, nangyayari talaga yan siya. And that is part of life, right? At pag nangyari yun, i-accept na lang natin, ganun talaga ang buhay, diba? Minsan talaga, hindi fair ang buhay, okay? But what I'm saying is, guys, kung nakikinig ka ngayon at kung nandito ka sa, nandun ka sa posisyon na nasa gitna ka at ikaw yung nagde-decide, guys, make sure that you are not going to tear other person or other people, diba? Parang dapat yung competition na healthy competition. Ano ba yung healthy competition? Yung parang ano lang, ine-enjoy nyo lang, di ba? Pero walang personalan, di ba? Yung parang, ano na, minsan kasi, kapag nagiging unhealthy na siya, guys, kaya nagiging malala, minsan, nagpapatayan na yan sila. Di ba? Nagiging, hindi na talaga siya okay, talagang, marami ng ibang tao ang
ano mo yun, nadidiin, di ba, pag nagiging unhealthy ang competition. Actually, dapat, di ba, normal lang kasi, di ba, may mga competition tayo minsan sa buhay, ganyan. Normal lang naman yun, guys. Pero, kailangan, balansehin naman natin, guys. Wag naman tayong nagiging personal masyado, 'di ba? Sa lahat-lahat ng bagay, 'di ba? Kasi hindi talaga magiging maganda ang kakalabasan niyan kapag unhealthy ang competition na ginagawa mo. Yung parang maninira ka na ng iba para lang makuha mo yung gusto mo, 'di ba? Hindi maganda 'yun, guys. Kasi paano naman yung ibang tao, 'di ba? 'Di ba? Nadidepress na sila, nagkakaroon na sila ng anxiety dahil nga hindi nila kayang lumaban, 'di ba? Paano naman yung mga taong mahihiyain? Paano naman yung mga tao na hindi nila kayang ilaban yung sarili nila, 'di ba? Guys, stand for those who needs help, 'di ba? Stand for those who cannot stand for themselves. Ayan, kailangan ilaban mo sila. 'Di ba? 'Di ba? Huwag yung dapang-dapa na nga yung tao, 'di ba? Mas lalo mo pa siyang dinidikdik sa lupa. Tama ba 'yun? Mas 'di ba yung parang kunyari parang nanahulog na nga siya sa bangin, talagang nilagyan mo pa siya ng malaking bato para lang ano? Ayan, mamatay ka pa. Sige. Kulang pa din, dinoble dead mo pa. Patay na nga, dinoble dead mo pa. Huwag ganon, guys. Huwag ganon. Di ba yung unhealthy competition? Ang dami kong sinabi. Basta guys, ano lang siya. Enjoyin mo lang siya, pero huwag mong personalin. Okay? Kasi kailangan talaga natin yan minsan, yung healthy competition. Kasi katulad yan, yung mga sa mga artista, mga ganyan-ganyan, di ba? Basta ano lang, ina-enjoy lang. Pero pag nagiging personal na siya, yun ang mahirap. Okay? Guys, minsan nagkakaroon din tayo ng depression because of life uncertainties. Right? Minsan, you are not certain, di ba? Ang daming uncertainties sa buhay natin, guys. Mga walang kasiguraduhan, di ba? Hindi natin maiiwasan yon. Lahat naman tayo talaga, guys, is minsan talaga walang kasiguraduhan, di ba? Bukas kaya, saan ako? Next month kaya? Sino kaya magiging asawa ko, di ba? Kailan kaya ako maaanal, di ba? Ako yun. Magkakaasawa pa kaya ako? May magkakagusto pa kaya sa akin, 'di ba? May magmamahal pa kaya sa akin? Eh. Magpapakasal pa kaya ako ulit? Mga ganung bagay, guys. Uncertainties in life. Marami tayong uncertainties sa buhay natin, hindi lang naman yung pagkaasawa. Pa-choose lang talaga ako, yun yung naisip ko. Marami tayong uncertainties, 'di ba? 'Di ba? Yung business, mga business, yung mga may business dyan, di ba? Hindi naman talaga tayo sigurado hanggang kailan kayo yung business ko na to, di ba? Ang dami tayong mga uncertainties. Yung may mga relationship, yung mga asawa, di ba? Di ba? Di ba? Marami tayong uncertainty sa buhay, di ba? Hanggang kailan niya kaya ako mamahalin? Sana mahalin niya ako habang buhay. Paano pag hindi? Di ba? Yung mga ganong bagay, di ba? Owner ka ng business ngayon, sana maging owner ka pa rin ng business next year, mga ganong bagay. Basta marami tayong uncertainties. And minsan, yung mga bagay na ito ang nagkukos din ng depression sa atin kasi nga, natatakot tayo sa mga uncertainties in our lives. Diba? And if we don't have, if we have uncertainties in life, nagkakaroon din tayo ng feeling of unhappiness. Unhappiness. Bakit hindi ka masaya? Bakit hindi ka masaya? Minsan, hindi ka nagiging masaya kapag may regret. Pinag-usapan natin ito eh, yung sa regrets. Kapag may regrets ka, kapag failure, 'di ba? Kapag na-fail, kapag hindi mo nagawa yung dapat mong gawin, 'di ba? Hindi masaya 'yon, 'di ba? 'Di ba? If you feel pain, if you feel
trauma, 'di ba? Sa mga people, sa mga tao sa paligid mo ganyan, 'di ba? Yan lahat 'yan nagiging 'di ba, nagko-cause ng unhappiness, 'di ba? Pero guys, lahat tayo nakakaramdam nito. Okay, lahat tayo. Walang sinisino din 'yan. Lahat talaga tayo nakakaramdam ng depression. And if you feel unhappy, guys, minsan i-divert lang talaga natin yung isip natin sa ibang bagay. 'Di ba? Kaya nga, guys, kung may mga mahal kayo sa buhay na yung nakakaramdam sila na parang hindi sila masaya, guys, uplift them up. Kasi kailangan talaga nila yon. Kasi walang, minsan alam nyo guys, yung iba hindi na lang nagsasalita, di ba? Pero sana nararamdaman natin sila kapag hindi sila masaya, di ba? We need to uplift them, di ba? Kasi wala nang ibang mag-a-uplift sa kanila kundi ikaw na nasa tabi niya, di ba? And guys, I think unhappiness is if you are not, if you don't feel contentment sa buhay, no? Parang ang hirap kasi kapag wala kang contentment, di ba? Kailangan may contentment ka, guys. Kasi kung laging kulang, di ba? Binibigay na sa'yo lahat tapos kulang pa rin, then yan, nagko-cause talaga siya yan ng unhappiness, okay? So, ayan nga, be content, guys. Kung anong meron ka ngayon, sige, pagtiisan mo kung anong meron ka ngayon, di ba? And then, try mo yung best mo para bukas, baka bukas, makuha mo na yung gusto mo naman na isa, ganyan. Pero for now, guys, kung anong meron ka, be content, di ba? Contento. That may contentment ka. Okay? Contented. Is that the right term? Or content? Basta dapat maging contento ka. Okay? Okay? Makontento ka, guys. Makontento ka kung anong meron ka lang ngayon. Okay? So, ano pa, feeling incomplete, 'di ba? Magsentrum ka para maging kompleto ka A to Z. Nakakapagod magsalita ha, in fairness. Nakaka-depress. Dahil joke lang. So, ayan na nga. Feeling incomplete. Ayan na nga. Wala kang contentment. Kaya feeling mo incomplete ka. So, guys. Minsan, ang gusto natin, kinukompleto tayo ng ibang tao. Diba? And we don't feel complete. At kapag hindi natin na-feel ang completeness na yan, naghahanap tayo ng bagay, ng tao na magko-complete sa atin. Diba? Sabi ko nga, mag-sentrum ka na lang. A to Z. Pero guys, ito totoo talaga to. Huwag na huwag kang maghahanap ng tao para kumumpleto sa'yo. Bakit? Guys, kailangan buo ka bago ka maghanap ng tao na tatanggap sa'yo. Kasi kung hindi ka buo, guys, anong ibig kong sabihin ng buo? Okay? You need to find healing. Okay? Kung may mga trauma, kung may mga pain ka sa childhood mo last year, 5 years ago, 15 years ago, na hindi na-heal. Guys, kailangan ma-heal mo muna yung puso mo. Okay? Number one yan, guys. Hindi mo kayang... Guys, ganito kasi yan. Kung ikaw unhealed, tapos nakahanap ka ng tao, akala mo yung taong yun ang pupuno sa'yo, yun pala yung taong yun din ay hindi rin healed. Hindi rin pa rin siya buo. Guys, 50-50, pareho kayong 50-50 lang yan. Kailangan 100 para maging 100 kayo pareho. Okay? Give and take. Kasi guys, kung hindi guys, kung 50 ka at 100 siya, naku po, hindi pa rin siya 100. Okay? Ganito kasi na, 50 plus 50,
Oh, divided by 2. Eh di, oh, 50 plus 50, 100 divided by 2. Eh di 50 lang din. No, mathematics. Oh, kunyari, 100. Tapos 100. Plus 2. Oh, divided by 2. 100, guys. Guys, pag buo ka, pag 100% buo ka, saka ka maghanap. Kahit hindi ka maghanap, guys, kung saan siyang dumadating. Aroy, kusang dumadating. Yes, parang inspired ang lola nyo. Okay, so okay, guys, ha? Mag-sentrum ka kapag hindi ka kompleto, okay? okay, ano pa ba? Okay, so ano pa ba? Okay, ito. So, feeling incomplete. Ano ba? Guilt. Ayan, guilt. Isa sa mga nagiging dahilan din ng depression ay ang guilt. Right? Kunyari, may nagawa kang kasamaan. Guys, lahat tayo nakakagawa ng pagkakamali. Whether you like it or not. Kung sino ka man. Nagkakamali tayo. Lahat tayo nagkakamali, guys. May guilt. At nakakaramdam tayo lahat niyan, guys. Okay? Huwag kang tumambay sa guilt na yan. Okay? Kung sa tingin mo na kailangan mong itama yung guilt na yan, guys, itama mo kung kaya mo pa. Pag hindi na, guys, ipagdasal mo na lang. Diba? Good luck sa'yo. Joke lang. Guys, always remember kasi before you do something, guys, you always have to think this. We always, actually, pati ako, we, okay? Think before you act. Think before you act. Okay, so consequences, yung mga consequences sa mga actions natin, di ba? There is always consequence in your action, di ba? Di ba? Proven yon. Sabi nga dun sa Newton's law, di ba? Oh, di ba? Newton's law. Di ba? Sabi sa Bible, what you sow is what you reap. Anong itanim mo, yun din ang aanihin mo. Gunggunam. Yan ang tawag nila sa Ilocano. Kapag ka, nakaani ka ng pangit, sasabi nila gunggunam. Pero hindi maganda yan, guys. Hindi maganda yan. Guys. Gunggunam. Hindi maganda yung word na yan. Yung term na gunggunam. Kung sa tingin mo nakagawa ka ng hindi maganda, guys, then try to make it better. Diba? Kung may guilt dyan sa heart mo, huwag mo nang ulitin. Diba? Huwag mo nang uulitin. And you just have to feel sorry. Kung kaya mong mag-sorry dun sa tao, guys, sincerely. Diba? Then do it. Just do it. Just do it. Just do it. Hindi pala yung just do it. Okay. So, ano pa ba? Medyo naging mas sobrang liwanag na. Sobrang liwanag na. Hindi na nakikita yung pagmumukha ko. Yan. Pa? Guys, ano ba yan? Yung ilaw. Ayan. Ayan. Mas okay, okay. Nagiging ano na kasi siya. Sobrang liwanag na. Okay. So, okay. Ano pa ba yung mga nagiging causes ng depression, guys? Yung mga ano, yung mga, yung ikaw ba, yung perfectionist ka, ayan, ayan, minsan nakaka-depress yan pag perfectionist ka, guys. Kailangan ano, kailangan huwag kang masyadong perfectionist, diba? Di, wala naman kasing perfect, diba? Kung, ako minsan pag nagpipicture ako, bura, so perfect, sige, dapat walang pimple. Anyway, guys, yan, perfection leads to frustration. Kaya wag minsan kapag ka hindi mo na achieve yung kailangan mong i-achieve na perfection, eh okay lang yun, guys. Move on ka na lang, ganun. And so yun na nga, so natapos ko na lahat ng mga nagiging dahilan ng depression, guys. And guys, again, this is just to help you, okay?
simula pa lang yan ng about sa depression, guys. And if there is anything, kung may mga question kayo, kung may gusto kayong idagdag, sabihan nyo lang ako, okay? Comment, kung ano yung mga reaction nyo, guys. Huwag kayong magagalit sa akin kasi opinion ko lang naman to and gusto ko lang din na makapag-encourage, okay? Guys, bago ko tapusin ang aking vlog, gusto kong i-share sa inyo, di ba? This is one of the verses in the Bible, okay? Hanapin niyo kung anong verse to, okay? Kailangan tama kayo. Actually, maraming beses tong nailagay sa Bible, 'di ba? Yung alam niyo yung ano, yung serenity prayer, 'di ba? And sabi nga doon, 'di ba? Prayer siya na para mawala yung hirap, yung feeling of depression, yan, yung lahat ng mga sinabi ko, guys, ipagdasal niyo siya, and you know, sabi nga dun sa Bible, sabi niya, God, grant me the serenity to accept the things that I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. So guys, always at the end of the day, guys, yung mga sinashare ko sa inyo, wala naman talagang saysay lahat ng mga sinabi ko na mga paraan para ma-overcome nyo siya. Kasi at the end of the day, guys, minsan kahit anong gawin natin, minsan talaga hindi nag-work out, diba? Mahirap talagang mag-step forward kapag kayong parang na-stuck yung paa mo, ganun, sa ilalim ng lupa, ganyan. Parang ganun yun eh, yung mahirap siyang, ano, mahirap kang lumabas, di ba? Guys, ask God's help kasi actually, yun lang talaga yung secret ko. Yun yung sekreto ko kung paano ako nakaka-overcome kaagad ng feeling of depression. Kasi madalas, wala talaga tayong napagsasabihan, even in our closest family, even our closest friend, guys. Hindi natin minsan kayang sabihin at hindi natin alam kung saan nang gagaling minsan yung emptiness, di ba? Yung hole na yon, yung parang emptiness, yung feeling incomplete ka, feeling mo hindi ka talaga masaya. Meron, nararamdaman ko yan, guys. Nararamdaman ko yan sa buhay ko. Yung parang ano ba talaga? Parang kailangan mong hanapin yung light at the end of the tunnel. Ganyan, kasi feeling mo minsan parang ang dilim-dilim, ganyan. Yan, nararamdaman ko yan, guys. But always ang weapon ko is prayer. I always ask God's help, guys. So don't forget to ask God's help kapag ka nandyan ka na. Kapag sino ka man, magdasal ka, guys. Okay? Ask God to give you the serenity. Okay? Serenity meaning peace, okay? Be still, okay? Huwag kang mag-alala, okay? Siyang bahala sa'yo. Okay? Kasi masusurprise ka na lang kung ano yung gagawin ni Lord. Di ba minsan, alam mo, ulit-ulit talaga yan siya mangyayari sa buhay mo. Ulit-ulit talaga siya na masasaktan ka. Ulit-ulit na mag-e-expect ka. Ulit-ulit talaga yan siya, guys. Pero pagka alam mo na nandyan siya, if you know that God is there for you, then you don't have to worry about anything. Trust in the Lord with all your heart. Okay? Okay, guys? Okay, yan, matuto tayong mag-accept. I-accept natin yung mga pain, yung mga bagay na nangyari sa buhay natin, na may dahilan talaga lahat ng bagay na nangyari sa atin. Kailangan mo lang alamin. Kailangan mong alamin kung ano yung naging dahilan, kung bakit nangyari sa'yo yan. Diba? Ako, kung bakit nangyari sa akin, bakit na-feel ko yung pain na yun? Bakit ako nagkaroon ng distress sa tao, 'di ba? Bakit ako lumayo? Bakit nag-iisa lang ako? Guys, may dahilan ng pag-iisa mo ngayon.
And one day, kapag ka mas naging strong ka na, guys, marirealize mo kapag nalaman mo kung ano yung plano ng Panginoon sa'yo, marirealize mo in the end, kaya pala nangyari sa akin yun. Kaya pala ako nag-isa. And then you are going to thank the people that caused pain. Di ba nagpasalamat ka pa? Bakit? Kasi they made you stronger and you are able to know more about who God is. That God is God of miracles. Di ba? Mas naging maganda yung kinalabasan ng nangyari sa buhay mo. So guys, just keep moving. Okay? Huwag kang ma-stuck sa kung nasaan ka man ngayon. Okay? Kung gusto mong baguhin yung buhay mo, then change it. Diba? Alam ka naman yung buhay mo ang magbago, diba? Kailangan ikaw muna ang magbago, okay? Alright, so, accept mo, diba? Acceptance, okay? Acceptance is the key. Ano pa? Contentment, okay? Be content, okay? Kung anong meron ka ngayon, dapat contento ka, diba? Hindi ko alam kung content or contented, basta contento. Okay? So, also, focus on yourself and not with other people. Focus ka kung ano yung kailangan mong gawin, okay? Huwag yung iniisip ng tao sa'yo, huwag yung iniisip mo gagawin ko to, hala, baka ano, baka ganyan. Guys, basta wala kang inaapakan, then focus on yourself, okay? Focus ka, magpaganda ka, magpagwapo ka, magpapogi ka, kahit anong gusto mong gawin mo, basta ikakaganda ng buhay mo, okay? And then, guys, ito, napaka-importante na ito, surrender, okay? Mag-surrender ka, guys, kumbaga, guys, talo ka na, kung talo ka na, feeling mo talo ka na, itaas mo ng dalawang kamay mo, guys, surrender. Pag tinaas mo ng dalawang kamay mo, guys, tingin ka sa taas, kasi sa kanya ka susurrender. Bakit? Kasi pag kay God ka nag-surrender, guys, siya ang tutulong sa'yo to heal your heart 100%. At pag na-heal yung puso mo, guys, ready ka nang magmahal. Yes! At pag ready ka nang magmahal, guys, kamahal-mahal ka na. Okay? Walang kulang. Kompleto ka na. Hindi mo na kailangang mag-sentrum. Why? Wow, hindi naman ako binabayaran ni Centrum. Lagi ko nang sinasabi yung pangalan niya. Okay, so guys, don't forget to put God in everything that you do. Magkamali ka man or hindi, magtama man yung decision mo or mali, guys. Guys, ang Lord, hindi kanya iiwanan. Okay, hindi siya nang iiwan, guys. Okay? Okay, guys. Okay, hanggang dito na lang, guys. Kasi ang haba-haba na ng aking mga sinabi. Saka pagod na rin ako. Ayan. Guys, thank you again. Please, don't forget to subscribe. Click the notification bell. Mag-like kayo. And sana mag-share din kung may time. Ayan. Okay, guys. Again, thank you so much, everyone, for watching my vlog. Bye! Subscribe!